Manalangin po tayo. Aming Diyos at Ama, Ikaw ang Diyos na buhay, na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng mga bagay, at namamahala sa kasaysayan ng tao. Ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng papuri, kaluwalhatian at karangalan magpakailanpaman. Salamat po sa pagtawag mo sa amin sa iyong iglesia, sa paghuhugas at pagkapatawad sa lahat naming kasalanan sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo na dumanap sa krus, at sa pag-aaring ganap sa amin nang walang bayad, at ginawa kaming mga anak mo, O Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami sa pagpapahintulot mo sa amin upang mabuhay sa biyaya at pag-ibig hanggang sa ngayon, upang kami ay kumain ng iyong salita sa bawat oras at araw sa iglesia, ang iyong katawan, sa gitna ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon, at mabuhay ng tapat bilang mga tao ng Diyos ayon sa mabuting kalooban ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng amin pong buhay. 2 linggo na ang lumipas sa taong 2024, O Diyos, ang aming ninais, plinano at pinagpasyahan sa harap ng Diyos simula ng taong ito, na sa taong ito ay tumigil sa paninigarilyo, O Diyos, palagi mo po nawa kaming tulungan at protektahan upang matapat naming gawin ang lahat ng aming makakaya sa panahong ibinibigay mo sa amin, at mabuhay para sa kagalakan at kaluwalhatian ng Panginoon. Hinihiling po namin ang iyong tulong at paggabay. Marami pa rin nawawalang mga kaluluwa at patay na kaluluwa sa paligid namin. Umaasa po kami na tutulungan kami ng Diyos na makilala ang mga kaluluwang iyon na handa na at ipangaral ang Ebanghelyo sa kapanahunan at sa di kapanahunan, upang kami ay gumawa ng may katapatan bilang mga pari ng Ebanghelyo sa harap ng Diyos. Kaya nawa, samahan mo po ang maraming missionaries at mga brothers at sisters na nagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon sa buong mundo, saan man sila naroroon, at nawa ang Panginoon ay ipahayag ang kanyang mabuting kapangyarihan at pahintulutang dumawa ang teritoryo ng Panginoon araw-araw. Sa katapusan ng kasaysayan, tinawag mo kami, O Diyos, bilang huling mananakbo para sa Ebanghelyo sa panahong ito, at ipagkatiwala sa amin ang pinakadakilang misyon sa lupa. Ama naming Diyos na nasa langit, hinihiling po namin sa iyo na gamitin mo kami ng maayos at tulungan kaming maranasan ang kapangyarihan ng Diyos araw-araw, upang mabuhay ng mahalagang buhay na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Naway ang Espiritu Santo ay samahan kami sa oras na ito, puspusin mo po kami at sandatahan ng mga salita ng biyaya na kinakailangan namin at nararapat para sa amin, at pahintulutan kaming mabuhay lamang para sa kaluwalhatian ng Diyos, kung kami man ay kumakain, umiinom o anuman ang aming ginagawa. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin sa Biblia, 1 Pedro sa chapter 2. Babasahin ko po sa verse 9. 1 Pedro chapter 2 verse 9. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Mula noong nakaraang linggo, mula Lunes po hanggang ngayon, si Pastor Johan Ri ay nangangaral po ng Bible Seminar sa Gwangju Church. Dahil ang salita ng Diyos ay ipinapangaral hanggang ngayon, kaya ako po ang nandito sa halip na siya. Ikinalulungkot ko po dahil kayo ay kumakain ng marami at masasarap na espiritual na pagkain. Uh,
tuwing Lord's Day po. Subalit, ako ang nandito ngayon sa halip na si Pastor Johan Ray. Dapat ay nandito ngayon si Pastor Ray. Kaya lang, hindi siya pinaalis ng mga kapatid sa Gwangju. Kaya si Pastor Ray ay nasa Gwangju Church ngayon at ako po ang pumunta dito sa halip na siya. Ito po ay tunay na maluwalhati para sa akin at kasiyahan na makita po kayo. Nangaral din po ako dito noong New Year's Retreat. Pakiramdam ko ay madalas tayo nagkikita. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng atin pong New Year Retreat, naiukit natin sa ating mga puso ang masaganang salita ng Diyos at tayo ngayon ay ganap na nasasandatahan. Kaya maging hanggang ngayon ay nagbibigay kayo ng mabangong samyo ni Kristo at ayon sa inyong pananampalataya sa mga salita na iniutos ng Panginoon, kayo ay nabubuhay ng masunurin at masikap bilang mga ligtas na Kristiyano. Subalit pagkatapos ng bagong taon, ang taong 2024 ay nagsimula. Naniniwala ako na marami kayong bagay na pinagpasyahan. Gayunpaman, 2 linggo na ang lumipas at ngayon ay ang 14th na araw. Ngayon, mayroong makamundong kasabihan na ang mga resolusyon ay hindi tatagal ng higit sa 3 araw. Hindi ako sigurado kung tapos na ang 3 araw para sa inyo at ngayon ay nawawalan kayo ng loob tulad ng nakaraang taon. Kaya mahalin at paglingkuran ng Panginoon sa pareho pong paraan. Gayunpaman, mayroong sikreto upang mapagtagumpayan ito. Kailangan lang po ninyong maging determinado araw-araw. Kaya nga, sa simula ng taon, kailangan masandataan tayo ng mga salita ng Diyos at huwag kalimutan ang mga bagay na ating pinagpasyahan at plinano. At isipin araw-araw na ngayon ay ang huling araw na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya may ganitong uri ng determinasyon. Ano man ang gawin ni Satanas, ginagawa ni Satanas na ang mga ligtas na Kristiyano ay sayangin ang oras. Ginagawa niya na sayangin ng mga Kristiyano ang oras sa pamamagitan ng mga bagay na hindi mahalaga. Tayo po ay magwawagi araw-araw sa pamamagitan ng krus mula sa mga panunokso ni Satanas. Mula sa mga panunokso ng mundong ito at mula sa pakikipaglaban sa ating mga sarili. Kaya ngayon, ngayon po ay pag-aaralan natin ang tungkol sa talatang binabanggit sa 1 Pedro chapter 2, lalo na po yung verse 9, isang maharlikang pagkapari. Ang ibinigay na gawain at responsibilidad sa isang pari ay ipahayag ang kanyang makapangyarihang gawa. Ito ang dahilan kung bakit tayo iniligtas at ito ang dahilan kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng di pangkaraniwang katayuan. Tayo ay mga maharlikang pagkapari. Dahil ang maharlikang pagkapari ay nakasulat sa Biblia, maaari nating isipin na ang pahayag na ito ay isang biblikal na termino lamang upang ilarawan ang ating katayuan at baliwalain po ito. Subalit, tunay na ito ay isang di pangkaraniwang pribilehiyo. Ang pinakakahangahangang hari sa lumang tipan? Siya po ay si David. Siya ay tinuturing sa bagong tipan bilang isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Kaya siya ay kahangahanga. Si David ay isang hari, subalit hindi isang pari. Gayun din, nandoon din si Samuel. Si Samuel ay walang kapintasan sa harap ng mga Israelita. Walang sino man ang nagsabi na si Samuel ay talagang mali tungkol dito sa bagay na ito. Siya ay isang kahangahangang pari. Opo, si Samuel ay isang pari, subalit hindi siya isang hari. Gayunpaman, mayroong isang hari sa Israel na nagnais na maging isang pari. Ito ay kasakiman. Sino po yun? Siya ay si Haring Uzias. Si Haring Uzias, siya ay pumasok sa templo at nag-alay sa loob ng templo. Hinadlangan siya ng mga pari. Gayunpaman, nagmatigas si Haring Uzias at nag-alay ng mabangong samyo sa Panginoon.
na tanging mga pari lamang ang dapat na gumawa. Nang panahong iyon, nagkaroon ng kietong si Haring Uzziah. Siya ay kinulong sa likod na silid ng kanyang palasyo sa buong buhay niya. At ang kanyang anak ang naghari kapalit niya, at sa kasamaang palad ay nabuhay siyang kietongin hanggang sa araw po ng kanyang kamatayan. Kaya bakit niya ginawa iyon? Siya ay isang hari, subalit ninais niya na maging pari. Gayunpaman, hindi ito kailanman maaaring mangyari. Subalit, ang nakakapagtaka, paano naman tayo? Tayo ay mga hari at mga pari. Sinasabi rito na isang maharlikang pagkapari. Ito ay isinulat sa ilang mga chapters ng Biblia. Kaya tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 1 sa verse 6. Apokalipsis 1 verse 6. At ginawa tayong kaharian mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kaluwalhatian at ang pag-ahari magpakailanman. Amen. Pagkatapos tayong iligtas, ginawa tayo ng Diyos na kanyang mga anak, mga babaeng ikakasal kay Kristo at mga pari. Ngunit, hindi lamang tayo mga pari, kundi mga hari din. Tingnan din po natin Apokalipsis chapter 20 sa verse 6. Babasahin ko po sa Apokalipsis chapter 20 sa verse 6. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sino ang hari at siya ring pari sa Biblia? Ito ay si Jesus. Na dito po, siya ay si Melchizedek. Sa lumang tipan, sa Genesis chapter 14, si Melchizedek, isang hari ng Salem, ay nagbigay ng tinapay at ala kay Abraham. Siya ay larawan ni Jesucristo at nagtungo siya sa lugar ng digmaan. Binasbasan ni Melchizedek si Abraham, at si Abraham ay nagbigay ng 10% ng mga nasamsam para doon sa pari na si Melchizedek. Kaya ngayon po, sino si Melchizedek? Siya ay larawan ni Jesus. Kaya kung babasahin po ninyo ang Hebreo chapter 7, ito ay si Jesus na siyang hari at pari. Hanapin muli natin Hebreo chapter 7. So, Hebreo chapter 7 verse 1. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasan Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y kanyang binasbasan. At sa kanya ibinahagi ni Abraham ang 10% ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya ay hari ng Salem, na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya'y nananatiling pari magpakailanman. Ito pong si Melchizedek na hari ng Salem sa Genesis chapter 14, walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan. Siya ay biglang dumating ayon sa talatang ito. Sino po ba siya? Lahat ng mga pari sa panahon ng lumang tipan ay dapat nang mula sa lipi ng Levi. Subalit, ang Melchizedek po na ito na hari ng Salem ay hindi mula sa lipi ni Levi. Siya ay walang ama at walang talaan ng angkan. Ni hindi siya kabilang sa isa sa 12 lipi. Sino siya? Hari ng Salem, ibig sabihin hari ng kapayapaan. Sa Isaiah chapter 9 sa verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Hindi ba siya si Jesus?
Ito ay si Jesus na nagligtas sa atin. Kaya dito po, ang Melchizedek na ito, na hari ng Salem, ay hari ng kapayapaan, siya si Jesucristo. Sino itong si Melchizedek? Siya ay pari, siya din ay isang hari. Siya ay parehong hari at pari. Ngayon, ang ating pinakapunong pari ay si Jesucristo. Ano naman tayo? Tayo ay mga hari at mga pari. Ibig sabihin, isang maharlikang pagkapari. Gaya ni Jesus na siyang pinakapunong pari at hari, lahat ng mga ligtas na Kristiyano ay isang maharlikang pagkapari. Anong ang kamanghamanghang posisyon po ito? Ang Panginoon ay binigyan tayo ng isang posisyon na walang hari o pari sa lumang tipan ang naging katulad. Sino ang mga taong mayroong ganitong pribilehyo? Ito ay ang mga ligtas na Kristiyano. Kaya tayo ng mga Kristiyano na nakatanggap ng kaligtasan, na nabubuhay sa panahong ito kung saan mahigit 8 bilyong tao ang nabubuhay sa mundong ito, ay nagkaroon tayo ng pribilehyo. Ito ay klase ng mga tao na nagkaroon ng pribilehyo. Klase ng tao na may pribilehyo. Kaya nga, mga brothers and sisters, alam ba ninyo ang kwento na may pamagat na The Ugly Duckling mula sa Andersen's Fairy Tale? Isang araw, may isang inahing pato ang naglimlim ng mga itlog. Subalit may isang itlog ang swano, yung swano na gansa sa mga iyon. Ang itlog na ito ang pinakamalaki. Ito ay kakaiba, nasa umpisa pa lamang. Hindi nagtagal, ito ay napisa, subalit hindi kagaya ng magagandang pato. Isang tunay na kakaiba ang lumabas sa itlog. Ang inahing pato ay napailing ang ulo at sinabi, ang isang ito ay talagang naiiba sa lahat. Kaya patuloy niyang isinasama ito at maging yung ibang mga maliliit na pato, ay binubuli siya. Yung maliliit na pato, kinaiinisan pa siya. Kaya nga po, siya ay tinawag na isang ugly duckling. Paunti-unti, siya'y lumaki. Ang itsura niya ngayon ay iba na. Isang araw, ipinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at nagawa niyang lumipad sa himpapawid na mayroong kaaya-ayang anyo. Kaya kung titingnan po ng maigi, ito ay isang pato. Ito ay hindi isang pato. Ito ay isang gansa o swan. Kaya ano nga ang mabuhay na kagaya ng ugly duckling na itinatakwil at kumakain ng maruruming bagay mula sa maliit na lawa na kasama ng mga pato? Gaano nga ito hindi kapatas? Ngayon, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kapag tayong mga naligtas na Kristiyano ay nakikita ng mga tao ng mundong ito, maaaring ituring nila tayo na kagaya ng ugly duckling. Gayunpaman, hindi tayo dapat matakot. Tayo ay hindi mga ugly ducklings. Ano ba tayo? Tayo ay mga tao na kagaya ng mga gansa at ang ibig sabihin nito, ang ating katayuan ay kagaya ng isang maharlikang pagkapari. Tayo ay maharlikang pagkapari. Kaya mayroon tayong napakataas na posisyon, isang hari at isang pari sa parehong pagkakataon. Kaya ano ang dapat nating gawin kung mayroon tayong ganitong marangal na posisyon? Hindi ba dapat tayong mamuhay ng tugma sa ating posisyon? Kasasabi ko lamang po na ang maharlikang pagkapari ay isang uri ng pribilehiyo. Anong uri ng pribilehiyo mayroon tayo? May isang espesyal na karapatan na hindi pinag-iisipan ng mga tao sa mundong ito. Anong pribilehiyo ito? Ngayon, bakit tayo nagkaroon ng ganitong pribilehiyo? Sapagkat tayo isang lahing pinili. Tingnan po natin mula sa ating main verse sa 1 Pedro chapter 2, verse 9. Verse 9, kayo ay isang lahing pinili. Sinasabi ng Biblia na kayo ay isang lahing pinili. Kayo ay isang lahing pinili. Tayo ay tinatawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo at naging mga tao ng Diyos na nagkaroon ng buhay na walang hanggan at makakapunta na sa langit sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa kabila ng mahigit 8 bilyong tao sa panahong ito, tayo ay katangi-tangi at mahalaga, na gaya ng isang ginto sa malawak na buhanginan sa dagat. Sa 8 bilyong katao, ilang mga ligtas na Kristiyano ang mayroon sa panahong ito?
magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Sa dinami-dami ng mga tao na bubuhay sa mundong ito, mayroong napakakaunting mga tao lamang ang mayroong pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan at makapasok sa langit kaysa sa mga taong wala nito. Munting kawan, sabi sa Lucas 12:32, nalalaman po ni Jesus ang lahat. Subalit tayo lamang ang napili mula sa karamihan. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na ang bawat isa sa atin ay pinili dahil nakaplano na na maligtas tayo. Ang Diyos ay itinalaga na ang pagtitipon na silang babaeng ikakasal kay Kristo. Kaparehas po ng Diyos at ng mga tao ng Diyos na mabubuhay magpasawalang hanggan sa langit bago pa man ang pasimula ng sanlibutan. Tingnan po natin sa Efeso sa chapter 1. Efeso chapter 1. Verse 4 hanggang 5. Pabasahin ko po, 4 hanggang 5. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, tayo'y itinilaga sa pagkukupkup upang maging mga anak sa pamamagitan ni Yesu Kristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Ito ay nasusulat ayon sa Diyos na itinilaga niya tayo sa pagkukupkup. Itinilaga niya tayo sa pagkukupkup. Hindi ibig sabihin nito na itinilaga na tayo ng Diyos upang maligtas mula pa nang tayo ay panganak. Hindi po ganito. Ang ibig sabihin nito, itinilaga na ng Diyos ang pagtitipon na siyang banal na iglesia, na siyang katawan ng Panginoon, ang babaeng ikakasal kay Kristo. At ang mga tao ng Diyos na mabubuhay magpakailanman sa langit. Kaya sa taong ito ng 2024, maraming mga estudyante sa universidad, mula sa maraming universidad sa bansa, ang itinilaga na. Ako ay kasama na sa itinilagang pagtitipon. Mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilit ang pinapasok at sinasakop ng mga taong mararahas sa Mateo 11:12. Ang mga tao na papasok sa langit, ang church, na siyang babaeng kakasal, na siya rin katawan ng Panginoon, ay itinilaga. Subalit, sino ang mga kasama dito? Silang mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mula sa araw ni Juan na tagapagbautismo, ang kaharian ng langit ay sapilit ang pinapasok at sinasakop ng mga taong marahas. Tayo yung mga nagdadala ng karahasan. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, ano ang nangyari pagkatapos na matanggap ang kaligtasan? Pinili tayo ng Diyos bago pa man itatag ang sanlibutan. Tayo ang taong pinili, hindi ang bawat isa sa atin. Lagyan po natin ng bookmark ang main verse sa 1 Pedro chapter 2 at tingnan natin 1 Pedro chapter 2 verse 9. Tingnan po natin. Isang bansang banal. Ibig sabihin ng banal ay paghihiwalay. Ito ay hiwalay. Mga taong hiwalay mula sa kasamaan ng mundong ito. Mula sa mundong ito. Ito ay sinasabing isang banal na bansa. Ang pamumuhay sa mundong ito habang hiwalay bilang mga banal na anak ng Diyos, ito ang banal na bansa. Sa Lucas chapter 17 verse 21, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, sabi sa verse 20, at nagtanong ang mga Fariseo at sumagot si Jesus sa verse 21, at di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, narito o naroon, sapagkat mas na ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ang tatlong pangunahing mga elemento ng isang bansa ay teritoryo, soberanya, at mga tao. Ang teritoryo ay ang walang hanggang langit na inihanda ng Diyos. Ang soberanya, sino ang pinakamataas? Sa bansang demokrasya, ang mga taong bayan ang may-ari ng bansa. Ngunit sa langit, ang Diyos ang may-ari. Siya ang pinakamakapangyarihan. Kung gayon, sino ang mga tao sa langit? Sa kaharian ng Diyos. Sila ang mga itinilaga ng Diyos para sa langit bago pa man ang simula ng mundong ito. Tayo po yun. Ang kaharian ng Diyos ay narito ngayon. At di rin nila sasabihin, tingnan ninyo, naririto o naroon, sapagat mas na ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Kaya sa Roma chapter 14 verse 17, sapagat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Dito po, ang pagtitipon ng mga naligtas na Kristiyano kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nananahan
ay banal na pagtitipon. Ito po ay banal, kaya ang ating buhay ay dapat na maging katulad ng sinabi ng Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Levitico 11:45. Sa pamamagitan ng pagtubos ng krus ni Kristo Jesus, ang ating katayuan ay naging matuwid na tao mula sa makasalanan. Ngunit, ang pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, maging sa hinaharap na kasalanan, ay hindi nangangahulugan na maaari na tayong magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Roma 6:1-2. Ang ligtas ng mga Kristiyano ay dapat na maging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Tayo ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Tayo ang katipunan ng buhay, ang buhay na hiwalay. Kaya, tingnan din po natin sa unang Pedro, sa chapter 1, sa verse 15. Unang Pedro chapter 1, verse 15 at verse 16. Ito ay nasa harapan na bahagi ng may bookmark na talata. Unang Pedro chapter 1, verse 15 at 16. Basahin natin ng sabay. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay banal. Iniligtas niya tayo upang hindi na tayo magpatuloy sa kasalanan, kundi sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal sa 1 Tesalonica 4:3. Ang kahulugan ng kalooban ng Diyos para sa lahat ay ang maligtas. At pagkatapos ay ang mga ligtas na mga Kristiyano ay sabi niya, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, tayo ay banal na bansa. Kaya mayroon tayong pribilehiyo. At kasunod po sa 1 Pedro sa chapter 2 sa verse 9, sinasabi, tayo ang sambayan ng pag-aari niya. Sa verse 9 po, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos. Tayo ay sambayan ng pag-aari niya. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay sa Kanya. Bakit po? Tayo ay nararapat na tumanggap ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Tayo ay binili niya ng kanyang sariling dugo. Binili niya tayo ng dugo, kaya tayo ay sa Kanya. Tayo ay pag-aari niya. Sa 1 Corinto chapter 6, verse 19 at 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya sa 1 Corinto chapter 6, verse 19 hanggang 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Ano yung halaga? Binili niya tayo sa isang halaga na siyang dugo ni Jesucristo na nagdanak doon sa krus. Kaya nga, sa mga gawa, chapter 20, verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito ang church na siyang binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo ang kaharian ng Diyos sa mundong ito, ang sambayan ng pag-aari niya, ang sambayan ng pag-aari ng Diyos at ang mga ligtas ng mga Kristiyano sa mundong ito. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay dumating sa mundong ito sa anyo ng tao at namatay sa krus. Ginawa ng Diyos na kanyang mga anak ang lahat ng mga sumasampalataya sa dugo at pag-ibig ni Jesus sa krus. Binili tayo ng Diyos ng dugo ni Jesus, kaya ngayon ako ay hindi na sa aking sarili. Kaya, sinasabi ng Biblia, sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Jesucristo sa Roma chapter 1 verse 6. Tayo ay kay Jesus. Kaya sa Roma chapter 14 verse 7 hanggang verse 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay.
Kung mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Kaya bilang isang ligtas na Kristiyano, ang katawan ko ay hindi na akin. Ang katawan ko ay binili ng dugo ni Jesus. Kaya ang katawan ko ay pag-aari ng Panginoon. Kung sa akin ito, maaari ninyong gawin kung ano ang nais ninyo. Ngunit yamang ang katawan ko ay pag-aari ng Panginoon, ano ang dapat kong gawin kapag sinasabi ng Panginoon na gagamitin niya ang katawan, ang aking katawan? Ano po? Opo, Panginoon, gamitin mo ito. Gamitin mo ito. Nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, sumakay siya sa isang asno. Paano nila ito nakuha? At sa kanila sinabi, pumunta kayo sa nayong nasa tapat ninyo at kaagad sa inyong pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin ninyo iyon. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ipadadala niya agad rito. Ipinahintulot ito ng may-ari ng asno. Kaya si Jesus ay pumasok sa Jerusalem bilang hari na nakasakay sa isang asno. At maraming taong sumalubong sa kanya at pinuri siya ng Hosana. Kapag si Jesus ay bumalik, babalik siya sa mundong ito bilang hari ng mga hari. At pamumunuan ang mundong ito sa loob ng 1,000 taon. Ang haring si Jesus ngayon ay namamagitan para sa atin bilang pinakapunong pari sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Si Jesus ay parehong pinakapunong pari at hari. Ngunit, ang nakakagulat na katotohanan ay binigyan tayo ng Diyos ng pagkakakilanlan ni Jesus. Bago tayo maligtas, tayo ay mga taong walang kinalaman sa Diyos. Gayunpaman, si Jesucristo ang tanging anak ng Diyos. At si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay. Kaya lahat ng mga ligtas na tao na nakarinig at naunawaan ang pag-ibig ng krus na ito ay ang mga anak ng Diyos. Si Jesus ang unang anak ng Diyos. At tayo ang ikalawa, ikatlo, at ang bunsong kapatid. Si Jesus ang panganay nating kapatid. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ito ang karapatan na maging mga anak ng Diyos. Binigyan tayo nitong pribilehiyo. Kapag tayo ay nabuhay na may kaisipan na ang mga bagay na mayroon tayo ay hindi sa atin kundi sa Panginoon, makakapamuhay tayo sa mundong ito bilang mga pari at mga hari na nag-aalay ng isang banal na handog na buhay sa Panginoon. Mayroon tayo nitong pribilehiyo. Anong uri ng pribilehiyo? Makakalapit po tayo ng direkta sa Diyos. Sa lumang tipan, ang pinakapunong pari ay pumapatay ng isang kordero at pumapasok sa dakong kabanal-banalan dala ang dugo. At nananalangin siya sa Diyos para patawarin ang mga kasalanan ng mga Israelita. Ngunit, nang si Jesus ay pumarito sa mundong ito at namatay sa krus, ang tabing ng santuario ay napunit mula sa itaas pababa. Kaya, kahit na walang mga pari mula sa inapo ni Aaron, ang pinakapunong pari, makakalapit tayo sa Diyos ng direkta. Mayroon tayo nitong hindi kapanipaniwalang pribilehiyo. Gayunpaman, ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga panalangin ng mga hindi ligtas na tao. Hindi. Sa Isaiah, sa chapter 59, sa verse 1 hanggang 2, sabi na narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig? Siya'y hindi nakikinig. Ang may papanalangin lamang ng isang makasalanan ay, ako ay isang makasalanan, pakiusap, iligtas mo ako.
Ang tanging may papanalangin lamang ng isang makasalanan ay panalangin ng pagsisisi. Gayunpaman, sino mang naligtas ay makakalapit sa harapan ng trono ng biyaya at makakapanalangin ng direkta sa Diyos. Tanging ang mga ligtas ng mga Kristiyano lamang ang may pribilehiyo na sumamba sa Diyos at mag-alay ng mga handog sa Diyos. Kaya nga, sa Roma chapter 12 verse 1, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Sinabi rin ni Jesus sa babaeng Samaritana, sa Juan chapter 4 verse 23, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan. Kaya nga po, mula ng pasimula ng kasaysayan ng Church, matapos ang Pentecostes, ang mga taong naligtas na babaeng ikakasal kay Kristo na nabubuhay sa mundong ito ay may pribilehiyo na sumamba sa Diyos at mag-alay ng kanilang katawan bilang handog sa Diyos. Ito po ay isang kamanghamangha na pribilehiyo. Ito po ay isang kamanghamangha na pribilehiyo. Kaya ngayon, ano naman po ang pangalawang pribilehiyo? Ito ay ang pribilehiyo na manalangin. Ito yung pribilehiyo ng manalangin. Hindi siya makikinig sa mga panalangin ng mga makasalanan, hindi po. Gayunpaman, ang Ama ay nakikinig sa mga panalangin ng mga ligtas na mga anak ng Diyos. Hebreo chapter 4 verse 16. Hebreo chapter 4. Chapter 4 verse 16. Basahin po natin. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ito'y biyaya na tayo ay naligtas. Ngunit pagkatapos nating maligtas, lahat ng ating ginagawa bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan at pasasalamat sa araw-araw, ito ay biyaya din. Ang katotohanan na ako ay nakaupo dito sa sandaling ito bilang isang ligtas na Kristiyano ay isang biyaya din. Biyaya din ang nagbigay sa atin ng panahon, pagkakataon at kalusugan para mabuhay para sa Panginoon ngayong taong 2024. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Siya ay nagdadagdag ng higit na biyaya pagkatapos ng biyaya ng kaligtasan. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at hinayaan niya tayong mabuhay sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng masaganang gawain ng buhay. Dapat tayong lumapit sa trono ng biyaya. Upang makarating doon, ano ang dapat nating gawin? Ang Diyos ay hindi nagbibigay sa hindi po humihingi. Kaya humingi, humanap, tumuktok. Ang ligtas na Kristiyano ay dapat humingi, humanap at tumuktok sa harapan ng trono ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. Ano po iyon? Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo sa inyong mga kalayawan. Parang ganito, upang ang isang ligtas na Kristiyano ay mamuhay sa masaganang biyaya, dapat siyang pumunta sa trono ng biyaya. Iyon po ay panalangin. Hindi ito tungkol sa paghiling sa Diyos na gawin ang aking makakaya. Kung ano ang hindi ko magawa. Kung ano ang hindi ko magawa sa sarili kong lakas. Kung ano ang magagawa ng makapangyarihang Diyos. Kailangan natin pumunta sa trono ng biyaya at magtanong, ano ang dapat nating gawin? Kaya may pribilehiyo tayong manalangin. Tingnan natin sa Unang Juan chapter 5. Unang Juan chapter 5. Verse 14 hanggang verse 15. Unang Juan chapter 5 verse 14 to 15. Basahin natin lahat.
Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay pinapakinggan Niya. At kung ating nalalaman na tayo ay pinapakinggan Niya sa anumang ating hingiin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Kaya dito po anumang ating hingiin. Anong ibig sabihin nito? Kapag nananalangin ako para sa pagnanasa ng aking laman, hindi para sa sarili kong pakinabang, kundi para sa pagnanasa ng aking laman, ang sagot ng Diyos ay hindi. Sinasagot ng Diyos ang panalangin. Ang sagot po ay hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin iyon. Sa Juan chapter 14, meron tayong pribilehiyo na gawin ang panalangin po na ito. Juan chapter 14, verse 13 hanggang verse 14. Juan chapter 14, verse 13 to 14, basahin natin. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Opo. Kaninong pangalan? Ito ay ang pangalan ni Jesucristo na nagligtas sa atin. Kaya kapag tayo nananalangin, nananalangin tayo sa pangalan ni Jesucristo na nagligtas sa atin. Nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus na nagligtas sa atin. Opo, kapag tayo ay nananalangin ng ganito, kapag tayo ay nananalangin sa pangalan ni Jesus, gagawin po ito ng Diyos. Ito'y parang cheque na may pirma ni Jesus. Parang cheque, may pirma po ni Jesus. Gayunpaman, ang mga hindi ligtas na tao ay walang ganitong pribilehiyo. Meron kaming pribilehiyong iyon. Si Jesus na masagana ay tumalikod sa lahat ng mataas at matayog na trono at naparito sa mundong ito sa anyo ng isang hamak na tao. Bakit naging mahirap ang isang saganang tao at naparito sa lupa? Ito ay para tayo ay sumagana. Ang Diyos Ama, ang lumikha na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng bagay ay ang Panginoon ng lahat ng bagay. Ang termino po na Panginoon ng lahat ng bagay ay nangangahulugan na ang may-ari na namamahala sa lahat ng bagay. Siya ang may hawak ng lahat. Mayroon bang kasing yaman ng Diyos? Gayunpaman tayong mga anak ng tayo'y mga anak ng mayamang Diyos. Subalit bakit naghihirap ang ligtas na Kristiyano? Hindi po tungkol sa pisikal na mga bagay lamang. Bakit po? Dahil hindi sila humihingi. Mayaman po ang Diyos. Ngunit kanino nagbibigay ang Diyos? Nagbibigay siya sa mga humihingi, naghahanap at tumutok-tok. May pribilehiyo po tayo na gawin ito. Kung gayon, bakit tayo naghihirap? Dahil hindi tayo humihingi. Hindi natin ginagamit ang pribilehiyong iyon para tayo po ay humingi. May pribilehiyo tayong manalangin. Pangatlo po, anong uring pribilehiyo po ang meron tayo? Sa pangatlo po, maharlikang pagkapari. Ibig sabihin, isang hari ay may ganong mga karapatan at pribilehiyo. Tama po, tayo po ay mga maharlikang pagkapari. Lahat naman siguro nakikita natin na ang mga matataas na posisyon at matataas na tao ay kumikilos na may mga bodyguard. Tama po? Kahit saan man pumunta ang presidente, ang pinakamakapangyarihang tao sa ating bansa, napapaligiran siya ng mga taong hindi man mapansin kung sino ang bodyguard niya o hindi. Pinapalibutan nila siya, pinaprotektahan mula sa ibang tao. Gayunpaman, para sa atin, mas maraming bodyguards kaysa bodyguard para sa Korean president ang nagpaprotekta sa mga naligtas na mga Kristiyano. Iniingatan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang mga anghel. Kaya meron tayong ganitong pribilehiyo. Sa Unang Juan chapter 5 verse 18.
Unang Juan chapter 5 verse 18. Verse 18, basahin po natin ang sabay. Alam natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Paano ito? Nangangahulugan nito na iniingatan tayo ng Diyos mula sa anumang uri ng mga krisis. Tayo ay nasa ilalim ng mas tiyak na pagbabantay kaysa sa mga VIP sa mundong ito. Mayroon tayong ganitong pribilehiyo. Tayo ay mga maharlikang pagkapari. Opo, tayo mga ganitong taong may pribilehiyo, di ba? Opo, mayroon tayo. Gayunpaman, mayroon tayong hindi lamang pribilehiyo, kundi responsibilidad at obligasyon. Responsibilidad at obligasyon. Mga kapatid, may salitang noblesse oblige. Ito ay obligasyon para sa isang marangal na tao. Obligasyon ng isang maharlika ang higit nilang ibahagi sa mga taong hindi nila katulad. May mataas na posisyon at maraming bagay. Ganito din ang pribilehiyo po natin. Pagkatapos, ano pong ating gagawin? Binigyan tayo ng Diyos ng posisyon bilang pari. Ano ba itong pari? Si Jesus ang pinakapunong pari. At ibinigay ang kanyang katawan bilang handog doon sa krus. Isa itong sakripisyo. Ito ay ang handog bilang alay. Mayroon pong handog na sinusunog. Handog pang kapayapaan, handog para sa budhing may sala, handog pang kasalanan. Ang limang alay bilang handog, butil na handog din meron. Ang butil na handog ay hindi inihahandog ng butil lamang. Ang butil na iyon ay dapat gilingin para maging durog na parang harina. Yung dating anyo ay dapat na mawala. Ito ang anyo ng buhay ni Jesus na dumating at nabuhay sa laman sa loob ng 33 years. Walang dungis, ito ay piling harina. Ang ating buhay ay kaparehas din. Ito ang ating buhay na handog bilang pari. Alam po nating lahat ang Juan chapter 12 verse 24. Sa chapter 12 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at pamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Kaya ang trigo ay dapat mamatay upang maglabas ng bunga, tanging sa pamamagitan ng sakripisyo. Ang iba ay may papanganak na muli muli sa pamamagitan ko. Kaya sa Colossians 1:24, ngayon nagagalak ako sa aking pagtitiis alang-alang sa inyo at sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Kaya ang kamangha-manghang pag-ibig ni Jesucristo na nagbuhos ng kanyang dugo sa krus ay hindi nangyari sa sarili nitong paraan. Kailangan ng sakripisyo sa bahagi ng nagsugo sa kanya. Iyon ang misyon ng pari. Mayroon tayong obligasyon. Kaya gaya po ng binanggit ko kanina sa Roma chapter 12 verse 1, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos. Ibig sabihin ay mamatay. Gaano karaming mga iglesia ang naipanganak at gaano karaming mga tao ang naligtas sa pamamagitan po ni Pablo? Ngunit si Pablo, ano ang kanyang buhay mismo? Sa mga gawa 20:24, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sa 1 Corinto 15:31, isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po iyon na kanyang pinagmamapuri? Ako'y namamatay araw-araw, sabi niya. Sinabi din ni Jesus sa Mateo chapter 10 verse 38 na ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bilang mga alagad ni Jesus, kailangan nating sumunod sa kanyang mga hakbang. Paano tayo mabubuhay na sinusundan ang mga naging hakbang niya? Kailangan mong pasanin ang iyong krus.
Ang krus ay sakripisyo. Hindi kumikilos ang Diyos sa mga taong ayaw at hindi bukal na magsakripisyo. Sa pamamagitan ng krus, pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan ng mundong ito at tayo naligtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng krus na iyon. Kaya nga, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Kaya ngayon, upang maipaabot ang ebanghelyong ito sa iba, dapat kong ialay bilang isang handog na buhay ang aking sarili. Nalulugod ang Diyos dito. Nabanggit ko po ito noong winter retreat na sa lahat ng mga handog sa lumang tipan, mayroong isa na katanggap-tanggap sa Diyos, isang mabangong samyo at nakakalugod sa Diyos. Ito isang handog na susunugin sa Levitico chapter 1. Ang handog para sa kasalanan ay isang handog pang kasalanan. Isang alay para sa kasalanan ng mga tao. Galit ang Diyos sa kasalanan. Nang kunin ni Jesus ang mga kasalanan ng sangkatauhan at naging handog para sa kasalanan at handog pang kasalanan sa krus, tinalikuran siya ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, Eli, Eli, lama sabaktani. Iyon ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya ng Diyos. Iniwan ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, si Yesu Kristo. Nang siya'y namatay sa krus bilang handog para sa kasalanan, handog pang kasalanan. Ang krus na Yesus ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Ang handog na sinusunog, mga handog pang kapayapaan, mga handog para sa kasalanan, at mga handog pang kasalanan. Sa halamanan po ng Getsemani, sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 26 verse 39, ang kanyang panalangin, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Pero upang magawa ang kalooban ng Ama, kailangan mamatay ni Jesus sa krus. Ang kalooban ng Ama ang uunahin, ang kalooban ng Ama. Hebreo 10 verse 7, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban o Diyos, upang mamatay. Yun nga isang handog na sinusunog. Kaya sabi sa Efeso chapter 5 verse 1, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal, namatay si Kristo bilang handog para sa ating mga kasalanan. Ito isang handog na susunugin na nakakalugod sa Diyos. Ilayo mo sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang nais ko, kundi ang sa iyo. Ang hangarin ng Ama, ang kalooban ng Ama, ang pamumuhay ng 100% para sa kalooban ng Ama ay ang handog na sinusunog. Nalulugod ang Diyos sa iyo sa paggawa ng kalooban ng Ama. Gayon din sa buhay natin, ang handog na sinusunog, ang buhay na aking iniaalay at ibinibigay at nabubuhay para sa Panginoon, ito po isang buhay na debosyon. Ito'y nakakalugod sa Diyos. Kaya nga sabi sa Roma chapter 12 verse 1 na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos. Kaya ano ang dapat nating ihandog bilang isang banal na handog na buhay? Kailangan mong maghandog ng isang bagay na malinis. Kailangan mong maghandog ng isang bagay na walang dungis. Kaya kung titingnan po ninyo sa Levitico sa chapter 1, ito'y tungkol sa mga handog po na sinusunog. Sa Levitico chapter 1 verse 3, isang lalaking walang kapintasan. Kung ang kanyang kaloob para sa handog na sinusunog ay mula sa kawan, sa mga tupa, o sa mga kambing, siya ay maghahandog ng isang lalaking walang kapintasan, walang dungis. Kaya bilang mga Kristiyanong ipinanganak na muli, dapat natin gugulin ang natitira nating buhay sa ganap na pagtatalaga na inihahandog ang ating sarili sa Diyos bilang banal na handog. Yung walang dungis, isang lalaking walang kapintasan, ang pinakamainam sa mga pinakamainam. Ang pamamaraan para sa isang handog na sinusunog ay balatan muna ang hayop mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ang balat ay ibibigay sa pare at ang natitira sa mga hayop mula ulo hanggang paa ay aalisin at ilalagay sa dambana at ang kabuuan ay susunugin at dadalhin sa harapan ng Diyos lahat. Tayo ay binili ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi niya hinihingi ang isang bahagi ng buhay natin, hinihingi niya ang lahat sa atin. Kung ibibigay ko ba sa kanya ang lahat ng ito? Mawawalan ba ako ng pera? Abay, hindi po. Hinihingi ng Diyos ang lahat sa atin, sa akin. At binibigyan ako ng Diyos ang isang bagay na higit na mabuti kaysa lahat ng nasa akin. Alam niyo, malapit ang dumating ang Panginoon. Isipin mong haharap ka sa Panginoon. Namumuhay kaya ako bilang isang handog na buhay, nag-aalay ng matuwid na handog na sinusunog at kalugod-lugod sa Diyos?
Maaalala ba ako bilang namumuhay sa kahihiyan at nagbibigay ng kaunti sa harap ng Diyos? Kapag tayo po'y humarap sa Panginoon, tayo ay tiyak na susuriin. Tandaan po ninyo, dapat wala kayong dungis. Kailangan ninyong maging walang kapintasan. Pero kung titingnan po ninyo ang mga Israelita sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat po ng Malakias, inihandog nila ang bulag, may sakit pilay. Hindi yun matuwid na handog. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihi sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinupad ang mga iyon, sabi ng Diyos. Sa Malakias chapter 3 verse 7, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinabi, paano kami manunumbalik? Hindi sinabi ng Diyos, ikiling mo ang iyong tainga sa akin, manalangin ng marami. Sinabi po ng Diyos sa Malakias 3 verse 8, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Bakit niya sinabi po ito? Bakit? Sapagkat mayroong isang bagay na lubhang kapakipakinabang sa lahat na kahit ang isang ligtas na Kristiyano ay hindi mabubuhay kung wala po ito. Ito po ay ang pera. Ngunit kung maramot ka sa pera at hindi mo pagbigay, hindi ka karapat-dapat na magsabing inihahandog ko ang aking katawan sa Panginoon, iniaalay ko ang aking katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Kung hindi mo maibigay ang iyong pera na bunga ng pagpapagal ng iyong buhay, isang pinakamaliit na pag-aari para sa Panginoon, paano mo maibibigay ang iyong buong buhay? Hindi mo magagawa. Si Martin Luther, na nagpasimula ng Reformation ay nagsabi po nito, hindi ako makapaniwala sa pagsisisi ng isang tao na ang mga bulsa ay hindi nagsisisi. May ganito rin pong kasabihan, may lumusong sa tubig at nabautismuhan, at maging ang iyong pitaka ay dapat ding mabautismuhan. Nakapagtataka nga lang, ang material na ibinibigay sa atin ng Diyos na bunga ng pagpapagal ng aking katawan ay para sa Panginoon. Ang lahat ay pag-aari ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na ikasampung bahagi lamang ng buong ika po ang sa Panginoon. Ang ikasyam na bahagi ay sa Panginoon din po. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sa gayon subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan, ang pangako po ng Diyos. Ang isang tao na hindi kayang gawin ang napakaliit na bagay upang mabuhay para sa Panginoon, hindi niya ito magagawa. Kaya ngayon 2024 ay dapat gumawa ka ng bagong resolusyon. Ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay. Sisikapin kong ihandog ang maging ang katawan na ito bilang handog na susunugin sa Panginoon. Pero kung hindi ko maihahandog ng maayos kahit ang pinakamaliit na material na bunga ng pagpapagal ng aking katawan, ang mga salitang iahandog ko ang aking katawan sa Panginoon ay maaaring kasinungalingan. Ang mga miyembro po ng iglesia sa Macedonia, nang makaranas ang taggutom ng Jerusalem, nagbigay sila ng donasyon upang tulungan sila. Ngunit ang Macedonia, ngayon sa Greece, sa Europa, gayto man, pagkatapos na maligtas sa mga kapatid na taga-Macedonia, naghandog sila at ipinadala sa Jerusalem. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto, chapter 8. Ikalawang Korinto, chapter 8, sa verse 3. Verse 3 hanggang 5. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Oo, Diyos, ito ang aking katawan, ang aking buhay na binili sa halaga ng iyong dugo, Panginoon, at ito hindi na sa akin, ito kay Hesukristo na Panginoon. Ngunit ang kayamanan na nagmumula sa katawang ito, pinakamaliit na bagay,
inihahandog natin ang ating katawan at hindi natin kayang ibigay yung ibang bagay? Talagang mahirap lang ang mga banal na nasa Macedonia. Kahit na nasa matinding kahirapan, nagbigay sila ng mga donasyon ng higit sa kanilang kakayahan upang magamit sila sa pagsasakatuparan ng mabuting kalooban ng Panginoon. Kilala po ng lahat yung babaeng balo ng Sarepta, tama po? Ang propeta po na si Elias ay pumunta sa bahay ng balo ng Sarepta. Siya isang mahirap na tao. Namulot siya ng ilang sanga, gumawa ng tinapay, kinain ito, at ngayon malapit nang mamatay ang kanyang anak. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, "Anong mayroon sa iyo?" "Oo, mayroon akong kaunting mga harina at ilang langis." "Ito na yung natitira sa kanya." Kaya sabi niya, "Ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda ko iyon para sa akin at sa aking anak upang aming makain iyon bago kami mamatay." Bakit? Dahil wala siya makain. Ngunit ano ang sinabi ni Propeta Elias na sinabi niya sa balo ng Sarepta? "Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong mga anak, sa iyong anak." Kung gagawin niya ang tinapay at ibibigay kay Propeta Elias, ang balo ng Sarepta at ang anak na ito ay wala nang makakain. Tapos bigla nagpakita ang propeta ng Diyos para kunin iyon at sinabing, "Dalihin mo muna ito sa akin." Ngunit paano itong balo ng Sarepta? Ginawa niya ang tinapay at ibinigay muna ito kay Elias na propeta ng Diyos. Ito po yung sinasabi. Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. Kaya kung titingnan mo po sa unang hari, chapter 17, verse 15 at 16, ginawa niya ang ayon sa salita ni Elias, sumunod ayon sa salita ng propeta ng Diyos. At siya at ang kanyang sambahayan ay kumain ng maraming araw. Gayunpaman, bagaman si Elias at ang pamilya ay kumain ng maraming araw, sinasabi nito na siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang. O ang banga ng langis man ay naubusan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Kung hindi niya sinunod ang mga salita ng propeta at hindi muna ibinigay ito, namatay sana siya sa gutom pagkatapos kumuha ng isang dakot na harina. Kaunting langis sa banga, kumuha siya ng tinapay at kinain ito para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Pagkatapos nito, namatay sana sila. Kahit na kumain sila ng maraming araw, ang tapayan ng kanilang harina at langis sa banga ay hindi naubos. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang gumawa nito. Ang Diyos ay patuloy na naghihintay ngayon para sa isang tao na kagaya ng babaeng balo ng Sarepta. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay niya sa inyong kandungan. Ito ang salita na ang Panginoon mismo ang nangako. Maraming mga ganitong talata sa Biblia. Napakarami po. Gayunpaman, mayroong mga taong hindi makapagbigay ng lahat ng bagay sa Diyos at sa halip, dinadaya ang Diyos. Kaya nagdurusa ng kawalan. Kaya mga kapatid, sa mga Gawa chapter 5, si Ananias at Sapphira, ang ibang mga kapatid po ay nagbenta ng kanilang bukid at iniharap ito sa mga apostol. Kaya ang Jerusalem po ay nasa ilalim ng pagkakubkob at ito na ang katapusan. Kaya nagbahagi po sila sa isa't isa. Nagtipon-tipon sila sa templo araw-araw upang manalangin at magpuri at ang bilang ng mga naliligtas ay nadaragdagan araw-araw. Kaya ng panahong iyon, naroon si Ananias at saka si Sapphira sa sinaunang iglesia. Ang Ananias at Sapphira po na ito, dinaya nila ang Diyos at namatay sila. Namatay po silang mag-asawa. Ito na ba ang lahat? Lahat ng sanapi mula sa ibinentang bukid? Sabi, oo, iyan na ang lahat. Kaya si Ananias ang una ng sinungaling at namatay sa lugar po na iyon. Binuhat siya ng mga kabinataan at inilabas upang ilibing. Gayunman, si Sapphira, ang asawa niya, ay nagpakita sa lugar na iyon pagkatapos na hindi nalalaman ang mga bagay na ito. Ito na ba ang halaga ng pinagbentahan ng bukid? Opo, iyan na nga. Ang mag-asawa ay nangako. Tapos ay nagsinungaling sila. Namatay din siya sa parehong lugar. Binuhat at palabas upang ilibing. Kaya nga, sa Mateo chapter 19,
Meron pong isang napakayamang binata na nagpunta kay Jesus. Kaya sabi sa verse 20, sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, sinunod ko na ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin? Isang bagay ang kulang sa iyo, humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ngunit anong uri ang binatang mayaman? Sapagkat siya'y napakayaman. Umalis siyang nalulungkot. Walang binanggit pa tungkol sa binatang mayaman na bumalik muli kay Jesus, nakinig muli ng salita at naligtas. Umalis po siya. Mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung gayon, sino kaya ang madiligtas? Sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang binatang mayaman po na iyon ay hindi maibigay ng buo ang kanyang sarili. Siyempre po, ito ay bago maligtas. Kaya opo, buong puso ko nang ipinagkakatiwala ang buhay ko sa Panginoon. Ang ligtas ng Kristiyano ay dapat na mas higit pang may magawa para sa Panginoon. Itong handog na sinusunog ay ginagawa sa pamamagitan ng paghiwa, kada pulgada nito mula ulo hanggang paa, sinusunog lahat sa dambana ng handog na sinusunog at iniaalay ito sa Diyos. Ito po, ay ito yung matupok, masunog. Ano po ang kahulugan nito? Ito po ang pagdurusa at sakripisyo. Ito ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Nais po ng Diyos ang buhay ko, lahat ng tungkol sa akin. Kaya opo, lahat ng mayroon ako ay sa Panginoon. Hindi ko alam kung ilang oras pa ang natitira sa akin. Ngunit mabubuhay ako para sa Panginoon. Dapat tayong mabuhay nang may ganito pong puso. Kapag nagtungo na ako sa harapan ng Panginoon, naibigay ko ba ang lahat sa akin? O naglingkod ako sa Panginoon na may kuripot ng puso? Malinaw po na ang pagsusuri ay mag-iiba. Ngayon, mayroon pong ganitong kwento. Mayroon tatlong magkakapatid na nakatira sa isang bansa. Nag-iwan ng pamana ang ama sa kanyang tatlong mga anak. Ibinigay ng ama sa panganay na anak ang isang teleskopyo na makakakita ng napakalayo. Para sa pangalawang anak, ibinigay niya ang lumilipad na carpet bilang regalo. Kahit saan niya gusto ay makakapunta siya. Ibinigay niya naman sa kanyang pangatlong anak ang isang mansanas na makapagpapagaling ng anumang sakit kung kakainin ito. Isang araw, ang panganay na anak ay may nakitang patalastas na nakasabit sa palasyo sa pamamagitan po ng teleskopyo. Ang nakasulat doon ay, may sakit ang prinsesa at malapit nang mamatay. Sinabi ng hari sa pamamagitan ng patalastas, sino mang makapagpapagaling sa aking prinsesa ay magiging manugang ko at ipapasa ko sa kanya ang trono ng bansang ito. Napakalaking gantimpala po nito. Sinabi ng panganay na anak sa kanyang dalawang nakababatang kapatid, mayroong ganitong patalastas. Mayroong ganitong patalastas, sabi nung nakatatandang kapatid, ah, tara, pumunta tayo. Paano ako makakapunta doon? Sumakay tayo sa carpet. Kung ganoon, paano mapapagaling ang sakit niya? Sinabi ng bunsong kapatid, mayroon akong mansanas na makapagpapagaling ng lahat ng sakit. Kaya tara na. Kaya ang tatlong magkakapatid na ito ay nagtungo sa palasyo na nakasakay sa carpet. Nakita nila ang prinsesa at ibinigay sa kanya ang mansanas na nakapagpapagaling ng anumang sakit. Kinain ng prinsesa ang mansanas at siya ay nakaligtas at maayos na ang kalusugan. Gaya ng ipinangako ng hari, kailangan niya na ngayong ipasa ang trono at magtalaga ng manugang. Ngunit nag-alala po yung hari. Gayunman, ang bawat isa sa tatlong magkakapatid na ito ay nangarap na mapangasawa po yung prinsesa. Kaya nag-alala po yung hari. Sino ang magiging manugang ng hari at tagapagmana ng trono? Ang pinakabata po. Ang panganay at pangalawang anak ay tumayo sa harapan ng hari at nagtanong, Bakit hindi ako? Sinabi sa kanila ng hari ang kanyang pagsusuri. Ang panganay na anak, ang teleskopyo na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ay hindi nawala. Nandiyan pa rin. At ang carpet ng pangalawang anak
ang carpet ay naroroon pa rin naman. Gayunman, ang bunsong anak, ang mansanas na minana niya sa kanyang ama, ito ay kinain ng prinsesa at wala na ito ngayon. Ibinigay niya ang nararapat. Ibinigay niya ang lahat sa prinsesa. Kaya marahil po tayo ay susuriin ng ganito kapag tumayo tayo sa harapan ng Diyos. Ilang bahagi ng aking buhay, lahat ng mayroon ako, nagsakripisyo ba ako sa harapan ng Panginoon? At sinabi po sa Biblia na ang handog na sinusunog ay tutupukin lahat. Ang handog na sinusunog ay mawawala lahat at iaalay ito sa Panginoon. At pagkatapos, sinabi na ito ay naging mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Anong bagay itong sinusunog? Ito ay ang ating pagdurusa at sakripisyo. Tingnan po natin sa Roma chapter 8 verse 17. Roma chapter 8 verse 17. Roma chapter 8 verse 17. Basahin po natin ang sabay. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagbana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 17, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kaya sa Roma chapter 8 verse 18, hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Sinabi po sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 17, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang sakit at pagdurusa, tila ba dumadaan sa apoy? Hindi ko gusto ang kahirapan, ngunit ang pagdurusa ay panandalian lamang. Ang sakripisyo ng ligtas na Kristiyano ay panandalian lang. Gayunman, kapag tumayo na tayo sa harap ng Panginoon, ang gantimpala, ang kaluwalhatian at premyo ay ibibigay bilang gantimpala magpakailanman. Kaya sa Filipos chapter 1 verse 29, sapagkat sa inyo'y pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang Ecuador po ay nasa mahirap na kalagayan ngayon. Gayunman, mayroon tayong ilang mga iglesia sa Ecuador. Ang ebanghelyo ay aktibong naikakalat. Kaya siyempre po, mayroon ding maraming kahirapan sa ibang mga lugar. Ngunit, ang iglesia na nakakaranas ng matinding kahirapan ngayon ay ang Ecuadorian Church. Ilang araw lamang po nakakaraan, maraming tao ang nagtipon upang magrally. Ngunit, ang mafia po ay nagrayot sa loob ng kulungan. At ang batang pangulo ay nagpahayag ng state of emergency upang mapigilan ang mga tao na lumabas sa mga kalsada at ang rally po ay natigil. Napakahirap po ng lugar na yun. Gayunman, ilang dekada na ang nakakaraan, ang mga batang Amerikanong misyonaryo na nagtungo upang ipangaral ang ebanghelyo sa Auca Indian Tribe sakay ng maliit na eroplano ay namatay sa pamamagitan ng hinagis nilang mga sibat. Isa sa mga namatay noon ay si Jim Elliot. Maging sa ngayon, kapag nagpunta kayo sa Ecuador, mayroon pa rin paliparan malapit sa border ng gubat kung saan lumilipad ang maliliit na eroplano. Ang bahay kung saan isinugo si Jim Elliot upang mangaral ay naroroon pa rin. Ngunit si Jim Elliot ay namatay nang nasa kabataan pa. Nagtapos siya na may parangal sa Wheaton College sa Chicago. Kaya napagpasyahan na siya ay magiging professor. Ngunit, tinanggihan niya ito. Sinabi ni Jim Elliot, magtutungo ako sa Ecuador. Ang isang hindi pa naaabot na grupo ng mga tao na hindi pa alam ang ebanghelyo at hindi pa naipangaral ang ebanghelyo. Nagpasya po siya na itapon ang lahat ng makamundong kayamanan at kasikatan at nabuhay para sa Panginoon at para sa ebanghelyo. At siya ay nagtungo sa Ecuador kasama ang kanyang asawa at isang anak. Gayunman, nang nagtungo siya sa Ecuador, ay sinibat hanggang mamatay ng tribo ng mga Auca Indian sa Ecuador. Nang namatay siya, sinabi ng American media, kawalan ito para sa bansa na namatay bilang isang misyonaryo sa batang edad. Kaya nagkaroon ng kaguluhan. Ngunit ng panahong iyon, isang reporter para sa isang Christian magazine ay sinabi sa asawa ni Jim Elliot,
Saang lupalop maaaring mangyari ang ganitong trahedya? Pampalubag-loob na sinabi ng reporter, ang asawa niya. Pagkatapos ay sinabi ng asawa ni Jim Elliot ang ganito, "Pakiusap, huwag kang magsabi ng ganyan. Isang trahedya? Ang asawa ko ay nagtungo doon para sa layuning ito. Nagtungo siya sa lupaing iyon upang ibigay ang kanyang buhay." Nagprotesta siya at pinakita sa reporter ang notes na isinulat ng kanyang asawa na ginamit niya habang nag-aaral sa Wheaton College. Anong parte ang ipinakita niya sa reporter? Ano po? Ganito po ang nakasulat. Ito po ang isinulat ni Jim Elliot sa kanyang notebook na gaya ng isang diary habang nag-aaral siya sa Wheaton College. "O Diyos, hindi ako humihingi ng mahabang buhay. Umaasa ako ng buhay ko ay magamit upang matupad ang kalooban ng Panginoon. Panginoon, pakiusap, sunugin mo ako sa apoy." Si Jim Elliot ay inihandog sa Diyos sa murang edad bilang isang handog na sinusunog na nakakalugod sa Diyos. Kaya sa mahigit 2,000 taong kasaysayan ng Kristyanismo, halos 70 milyon na mga martir ang naging produkto po nito. Bakit sila namatay? Kapag ipinangaral ko itong ebanghelyo, ang mga makasalanan na nakatakda na mapunta sa impyerno ay magiging matuwid. Mayroon silang pag-asa ng langit. Kaya hindi nila mapigilan na sabihin po ito. At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Sinasabi po natin ito. Maraming tao po ang namatay habang ipinapangaral ang ebanghelyo. Ang Panginoon na namatay doon sa krus. At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Pareho rin po kay Apostol Pablo. Kailangan nating gugulin ang taong ito ng 2024 na may ganitong kaisipan. Ang taong ito ay maaaring huling taon na para sa iba. At maaaring ito na ang huling taon sa ating lahat. Ang Panginoon ay maaaring dumating sa taong ito. Subalit inaakala ko na ang Panginoon ay dadating noong nakaraang taon. Subalit hindi siya dumating noong nakaraang taon. Sa tingin ko, ay tiyak na pinagkalooban pa niya ako ng isang pagkakataon sa taong ito. Isipin po natin na ang taong ito ay ang huling taon sa buhay natin. At kapag tayo ay pumunta na sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon tatanungin ang bawat isa sa atin, "Ako ay namatay para sa iyo. Kaya ano naman ang ginawa mo para sa akin?" Sa tingin ko po ang Panginoon tatanungin ito, lalo na sa akin. Tayo ang mga maharlikang pagkapari. Ito'y upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Anong ibig sabihin ng upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang ginawa niya? Ito po ay ang ebanghelyo. Tatanungin tayo ng Panginoon, "Ako'y namatay para sa iyo, anong ginawa mo para sa akin? Gaano ba karaming kaluluwa ang dinala mo sa harapan ko? Opo, yan ang taong nangaral sa akin. Tinanggap ko ang bato ng ebanghelyo at hindi ba natin ito ipapasa sa iba? Ang mga brothers at sisters ay talagang nagsikap upang ibahagi sa akin ang ebanghelyo. Subalit kailanman ay hindi pa ako nangaral sa kaninuman, hindi po natin ito maaaring sabihin sa Panginoon, kaya huwag po natin gagawin yan." Kaya sa 1 Tesalonica, sa chapter 2, verse 19, sinabi ni Pablo ang isang sulat para sa mga taga-Tesalonica na nangaral ng ebanghelyo sa gitna ng pagdurusa, sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating, hindi pa kayo, sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan. Kaya mayroong mga tao ng Diyos na pupunta sa langit sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo at pagsisikap, kung saan ang ebanghelyo ay napapalaganap sa ibang tao at sila ay naliligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kaya mga brothers and sisters, na iyon ay ang ating pag-asa, kagalakan at pride at ang ating korona at kaluwalhatian. Ito po ang gusto kong sabihin, hindi lamang sila ang ating kagalakan, pag-asa at putong, kundi bawat isa sa atin, ang Panginoon ay malapit nang dumating upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kaya ang gantimpala ay magkaiba, depende sa kung paano ako namuhay para sa Panginoon. Pagkatapos na ako ay maligtas. Kaya kung gaano karaming bunga ang nadala ko sa Panginoon. Sa Juan 15 verse 8, sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang aking ama na kayo magbunga ng marami.
Naparito si Jesus sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya maging ngayon, sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay pinakamasaya kapag natagpuan niya ang isang nawawalang tupa sa halip ng siyam na putsyam na kasama natin. Ano pong ibig sabihin? Ito'y tungkol sa hanapin ang nawawalang kaluluwa at tulungan silang maligtas. Evangelism. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito ang pinakadakilang utos sa lupa. Tinawag niya tayo bilang maharlikang pagkapari, ibig sabihin upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Kaya nga mga kapatid, sino ang nasa harapan ng salitang ito ngayon? Mabuti ang ginagawa ninyo hanggang ngayon sa taong ito ng 2024. Subalit paano kaya kung ang bawat isa sa atin ay gawin ang gawain ng pagdadala sa isa pang kaluluwa sa harap ng Panginoon at gawin silang tumayong matatag? Na maging matatag sa salita at sa fellowship po na ito. Kaya sa halip na mag-evangelize ng napakarami, gawin natin kahit isang tao lamang, kahit isang tao lang, kung gagawin natin ang pag-evangelize ng kaluluwa ng isang tao at gawin ito na siya'y tumatag sa salita, ay may isa sa katuparan po natin ito ngayong 2024. Sabihin po natin na 5,000 katawang naririto sa Seoul Central Church. Hindi ko po alam kung ang pagkakataong ito ay pagkakaloob sa atin sa susunod na taon. Subalit sa sunod na taon ng winter retreat, magkakaroon ng 10,000 miyembro ng Seoul Central Church. Mangyayari po ito. Bakit po ganyan ang mukha ninyo? Mahirap po ba yun? Anong mahirap doon? Kung ang isang tao ay mag-evangelize ng isa, manalangin kayo at subukan ninyo. Ang goal ng church natin ay magkaroon ng 50 hanggang 100 na taong ligtas at gawin siyang matatag sa fellowship sa taong ito. Ang goal na ito ay parang mahirap. 100 tao po? Subalit isang tao lamang po, isang tao lang, sila na mga nag-evangelize ng higit sa isang tao ay maaaring tulungan ng ibang mga mananampalataya sa halip na mag-evangelize ng 2 tao. Kaya ang bawat isa ay kailangan mag-evangelize ng 1 tao. Maaari po ba natin itong gawin? Ay, subukan po natin. At kapag ako ay tumayo sa harapan ng Panginoon, sabihin ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Nawa tayong lahat ay maging karapat-dapat na tumanggap ng ganitong papuri, karangalan, pagkilala at kaluwalhatian. Nawa, lahat po tayong makatanggap ng ganito. Manalangin na po tayo. Aming buhay na Diyos at Ama na sagana sa pag-ibig at biyaya, nagkapasalamat po kami na ang Panginoon ay nagdanak ng kanyang dugo at namatay doon sa krus para sa amin na namuhay na walang pag-asa at hinugasan ang lahat naming mga kasalanan at iniligtas po kami. Ngayon, pinatawad mo kami, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Kaya pakiusap, hayaan po kaming mabuhay sa nalalabi naming buhay, hindi para sa sarili namin, hindi para sa kapakanan namin, kundi para sa iyo, Panginoon, na namatay at muling nabuhay para sa amin. Nalalaman po namin ang dahilan, O Diyos, na ginawa mo kaming maharlikang pagkapari. Ito ay sa layunin na ipahayag ang iyong makapangyarihang mga gawa. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ng ebanghelyong ito sa pamamagitan ng bawat isa sa amin, pakiusap, gamitin mo po ang bawat isa sa amin sa maayos na paraan upang ang isang tao ay maaaring manumbalik sa Panginoon sa taong ito. Pakiusap, tulungan mo po kaming lahat na makapagbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Ama sa pamamagitan ng masaganang bunga. Pakiusap, hayaan mo po na ang kaharian ng Diyos na plinano ng Diyos ng una pa bago ang paglikha ng sanlibutan ay mapalawak ang nasasakupan nito sa pamamagitan po namin. Ipahintulot mo po ito. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.